Kinagabihan, dyan sa loob. Kinagabihan, nagdesisyon kaming maghintay sa isang palengke sa Cebu. Dito raw binabagsak ang iba't ibang uri ng lamang dagat. Alas dos ng madaling araw, dumating ang banye-banyerang isda. Inikot namin ang palengke at dito, samot-saring lamang dagat ang tumambad sa amin. Inisa-isa ko ang mga tumpok ng isda. At sa isang istante, nakahalo sa mga karaniwang isda ang isang maliit na pating. Paglingon ko sa likod, Ate, ano to? Oh, shark to? Kapansin-pansin na wala ng palikpik at buntot ang mga pating na ito. Ayon sa mga tindera, hindi naman daw kasi karne ang habol ng mga negosyante, kundi ang palikpik at buntot ng pating. Magkano ang bili nila dun sa mga fins? Noona, mayroon 3,000. Ngayon, 1,500. Bakit daw mas mahal ang fins? Iwan ko, sabi nila, malakas daw yun sa vitamins. Walong taon ng negosyante ng pating si Erning, di niya tunay na pangalan. Araw-araw, 300 kilo raw ng pating ang dumadating sa kanilang pwesto sa palengke. Ang kanyang mga kliyente, mga Chinese restaurant na nagluluto ng sikat na shark's fin soup. Chinese, madalas kumakain yung mga Koreano o Japanese. Sila lang, pero yung mga Pilipino, mga karaniwang Pilipino dito sa Cebu? Hindi. Yung mga kuwala talaga, yung mga turista. Kaya kung tutusin, latak na lang daw ng mga malalaking negosyante ang nakita namin sa palengke. Mura lang ang karne ng pating, matigas daw kasi ito. Kaya karaniwan, mga batang pating lamang ang kanilang hinuhuli. Mas mabinta yung maliliit kaysa yung malaki. Bakit? Bakit mas mabinta yung maliliit? Kasi sabi nila yung maliit, hindi pa masyado kumakain ng tao kaysa yung malalaki na. Magkano naman ang bili dun sa maliliit? 60, mayroon si 20. Oo. Buong ano na yun? Nagpatuloy ako sa pag-iikot sa palengke at lalo akong nabahala nang makita ko ito. Ito ano to? Ano yan? Klase ng paa. Ano to? Shark din to? Yan ang tinatawag nating nurse shark. Ipinakita nurse namin shark sa isang marine biologist ang aming mga nakunan. Very juvenile. At ano ang danger kapag juvenile shark ang hinuhuli mo? Ibig sabihin, hindi man lang siya naging parte ng pagdagdag ng pagpaparami sa kanyang klase. So, nawala na yung opportunity na mag-contribute siya sa populasyon. Mas madaling kumunti yung species? Mas madaling umunti yung populasyon ng species na yan. So, obviously, ano pong klaseng sharks itong mga obviously, to? Obviously, iba't ibang klase siya ng shark. Mukhang mga reef sharks. Reef sharks. Ito ay hammerhead. May isa pa po kaming nakunan na shark meat. Ito po, what is that? That is basic, definitely butanding. No? Butanding yan? Batang butanding. Ayon kay Dr. Aragones, higit sa mga simpleng mangingisda, mas malaking banta sa mga pating ang malalaking fishing companies na shark's fin ang hanap. Tayo ang dayuhan sa karagatan. Unfortunately, tayo have been dominating the landscape and the seascape. And from after, inimpact na natin ang gusto yung ating kalupaan, ngayon dito naman tayo sa karagatan. Ginugulpi natin at tinatawag natin, masyado nating inaabuso ang ating karagatan. Walang malinaw na datos kung gaano karaming pating ang pinapatay taon-taon sa Pilipinas. Pero sa pag-aaral ng traffic, isang wildlife monitoring network, tinatayang mahigit 70 tonelada o 73,000 kilos ng pating ang ine-export ng Pilipinas patungong Hong Kong taon-taon. Hindi pa kasama rito ang binibili sa atin ng China. Bagamat hindi pa endangered species ang karamihan sa pating, kaunti lamang silang manganak o magparami. Kaya nangangamba ang mga eksperto na pagdating ng panahon, tuluyang mauubos ang mga pating sa dagat.
because of our activities, some of them are being threatened very much, and that as a result is a problem. I'm sure within our lifetime, maraming magiging extinct na mga shark species because of us. So very unfair. Wild shark talaga yan. Ipinakita rin namin sa Bureau of Fisheries ang video na aming nakunan sa palengke. Pero ayon sa BIFAR, wala silang magagawa para pigilan ang lantarang bentahan ng pating. Wala raw kasing malinaw na batas na nagbabawal sa paghuli dito. So ano po yung mga pating na illegal at saka ano po yung mga pating na legal hulihin? Ang legal na pating na illegal na pating na hulihin ay yung tatlo. Under CITES, listing of CITES, yung basking shark, whale shark, and yung great white shark. Tapos all the rest, pwede na hulihin? All the rest, pwede na yung hulihin. But if it's not covered under municipal ordinance. Natin sila naiintindihan. And because of that, na gusto natin na lang ubusin sila. But there are range of roles or functions sila sa ecosystem. Yung mga top predators tulad ng mga carnivorous na sinatawag nating great white, okay, white tip, oceanic white tip, bull shark, pinipili nila yung mga kakainin nila. So ang kakainin nila, itong mahihina na. Yung mahihina na to, most likely itong may dalang sakit. So pinapaganda actually nila yung gene pool ng mga fish stocks natin na tayo naman ang nakikinabang. So in that context, sana maintindihan, napakaraming mababait na nagpating na nagtumutulong sa atin sa pag-maintain ng ating kalusugan ng ating karagatan. Aaminin ko, nung una, matindi rin ang takot ko sa mga pating. Pero matapos kong makilangoy sa mga higanting isdang ito, nalaman kong tulad natin, may pantay na karapatan din silang mamuhay ng malaya sa mundong ito. Dahil hindi natin pag-aari ang mundo. Nakikihati lang tayo dito. Taon-taon, 5 tao ang namamatay dahil sa kagat ng pating sa buong mundo. Taon-taon, 100 milyong pating ang pinapatay ng tao. Sino nga ba ang tunay na mabangis?